guys and mga Lodi, welcome po sa ating munting channel. This is JC po, ang inyong lingkod. So para sa video na to guys, padadaanan natin itong Guild of Guardians. So nakuha nito yung attention ko guys kasi trending siya. Tapos sinilip ko guys yung team behind this project, the publisher, ang lupit. Tapos sinilip ko yung white paper guys, ang ganda ng pagkakagawa. So sisilipin din natin guys yung future na gameplay nito. So meron na silang teaser dito and natapos na rin sila doon sa pinaka parang first stage ng alpha test. So kung ready na kayo guys, silipin na natin itong Guild of Guardians. Bago natin silipin yung gameplay guys, magpapasalamat muna po kung sa inyong lahat sa Pinoy NFT community. Salamat po sa patuloy na suporta nyo dito sa ating small community. And salamat din po sa lahat ng viewers. So kung kayo po ay bago pa dito sa ating channel, don't forget po to hit the like and subscribe button. Napakalaking tulong po niyan sa algorithm ng mga videos na ginagawa ko. Magpapasalamat din tayo guys sa NFT 11. Sila naman po ay from Singapore. Ang project nila guys ay Soccer Game. So right now guys, tinutulungan namin sila to build the Filipino community. If you want to join yung mga giveaways nila and want to know more about NFT 11, mag-join lang po kayo sa kanilang Telegram group. Meron pong link down below. So ngayon guys, silipin natin yung gameplay. So ito, nakikita ko dito parang meron kang 4 na characters na control. Ayan, hindi ko sure kung yan ba yung mga ibang players, pero right now we can see 4 characters here sa screen natin. So maaring lahat yan i-control mo, tapos pwede kang mag-switch. Ayan, and mukhang merong mga puzzles, so merong mga pit trap. Tapos so para pala itong Diablo na medyo ano, no, yung ginawa na medyo cartoonish. So ARPG siya, so pag sinabi kong ARPG yan, parang top down, parang Diablo style yung pinaka visual. Tingnan din natin guys itong pinaka isa sa trailer nila. Ayan, meron ditong kalansay naglalakad na merong hawak na torch. Ayan, hindi kaya masunog siya niya pag nalaglag niya yan. Ayan, mukhang merong elf na mag-i-infiltrate dito sa base nitong mga skeleton na to. Ayun, sa isang tumutumba yung mga skeleton. Okay, ayun oh. Oops! Whoa! Merong malakas na skeleton. Yari ka, day. Ayun. At alam ng skeleton kung saan tatargetin ha. Pero nakailag siya. Ayun na. Gumamit na ng special skill to. Eh, medyo nagkagulo na. So, maaaring ito parang commander ng mga skeleton. Ayan. So, bakbakan na. Ayan. Oops. Ito. Meron pang isang character na pinakita. Ayan, ang dami pala dito ang iba pang characters na pinapakita. Ayan, by limited edition founder NFT. So pwede na tayong bumili guys ng NFT nila, pero wala pa talaga yung game. So kung ikaw ay mag-avail ng NFT nila, more on na talaga ito yung supporting the project. And if you believe the project and naniniwala ka na paglabas ng game ay maganda talaga. Share ko naman guys yung achievement ng project na to. Unang-una po dyan guys ha, over 150,000 pre-registration na po ang meron sa project na to. So hindi pa nga tayo sure guys kailan nila in-update yon. So ako kanina lang ako nakapagpa pre-register and pwede na kayo pumunta guys sa website nila, mag-pre-register kayo. Ilalagay ko po yung link down below. Tapos guys ha, yung Twitter account nila, over 50,000 po yung followers. And sa Discord naman nila guys, 55,000. Okay, over 55,000 po yung members doon. So napakatindi talaga ng project na to at marami ang naniniwala po sa project na to. Pagdating naman po guys doon sa kanilang Facebook account, over 25,000 naman po yung followers doon. And itong matindi guys ha, sa NFT sales nila guys ha, umabot na po sa 4.6 million USD guys ha, yung kanilang sales. NFT sales po yan ha, in pesos po, hindi po yan bababa ng 200 million. So maaaring malapit-lapit yan sa 300 million pesos. Ang pinaka game developer naman po ng project na to ay Stepico Games. Yan, sila guys ay from Ukraine. Yan, na-surprise nga ako guys na syempre Ukraine nasa gera ganyan, so umaring medyo may delay siguro dito. Pero ayan, pag-usapan natin yung strength ng Stepico Games. So unang-una dyan guys, meron silang around 80
something na ganyan ng mga employees, mga syempre mga professionals yan. And 20 doon guys ang nakadedicate para sa Guild of Guardians. Ayan. So medyo malaking portion ng team nila yun guys na talaga nakatutok sa Guild of Guardians. And yung mga games sila guys ha, kung sisilipin natin dito sa kanilang website ha, ayan o. Over 5 million downloads na guys yung mga games nila sa mobile devices. Ayan. Pwede nyo silipin guys sa Google App, iOS, yan yung mga games nila yan guys. Umabot na po ganun karami yung nag-download sa kanilang games. So meron talagang magandang history and track record itong Stepico Games. Ang pinaka-publisher naman nila guys ay Immutable. So kung nakapaglaro na po kayo ng Gods Unchained, ayan, kanila po yun. So, according sa kanilang white paper guys, ha, itong Immutable is an industry-leading 17 million ha, venture capitalist-funded blockchain company. So, talagang sila guys ay focus nila yung mga blockchain. Ayan. So, may mga binanggit sila dito mga investors. Ayan. So, mga partners. Ayan, nandito rin po. Ang game na to guys ay free to play. Tapos, magiging available po to sa mga mobile devices. Kaya naman po, I know marami sa inyo ang matutuwa sa game na to. So right now guys, pag pumunta kayo sa website nila, ayan, pwede na kayong mag-pre-register dito. So hindi ko lang sure guys kung meron tong para mga bonus sa pre-registration, pero ako pag meron ako nagugustuhan na game, ayan, or interested ako, ayan, nag-pre-register ako kasi who knows, malay nyo magbigay sila ng mga libreng items or cosmetics. Ayan. So kung gusto nyo subukan to in the future guys, ayan, pumunta kayo sa website nila. Ilalagay ko po yung link down below. Pwede nyo na pong i-bookmark to kung interested kayong laruin itong game na to in the future. Overall guys, okay na okay po sa akin itong Guild of Guardians. Free to play po siya. Pwede sa mobile devices guys, kaya naman po nakakatuwa. Kasi pwede natin laruin to kahit nasa bedroom tayo or kung nasa labas. Basta meron tayong magandang internet connection. Tapos, nakakatuwa rin guys kasi yung developer, yung publisher eh reputable na mga company. So hindi tayo mag-aalala na alam mo yun, basta-basta lang tayo mararag po. Nagustuhan din natin guys yung pinaka gameplay. Ang cute, meron kang apat na kinokontrol na characters at pwede ka mag-switch-switch doon. Ayan, so tapos ARPG siya. So imagine ninyo na lang para ka naglalaro ng Diablo Immortal. Pero mas cute yung mga characters. Thank you so much guys for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung gusto nyo pong sumali ito sa ating monthly raffle for scholarship, mag-comment lang po kayo down below ng scholar. Isasali ko na po kayo do sa ating listahan. So salamat po guys. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!